Kaya kung ikaw, nagpaplano ka palang mag-abroad, tapos ang asawa mo manyakol, naku, mag-isip-isip ka. Kasi baka mamaya, hindi pa nakahalapag yung eroplano mo na sinakyam. Doon sa papupuntahan mo, yung asawa mong iniwan dito, Diyos ko, ando na sa kanyang kulasiste, nagsisisid na! Hello guys, good morning, this is Nitan and welcome back to my channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kong video. Hello guys, so nandito naman kayo sa aking daigdig para pag-usapan natin ang mga bagay-bagay na kung saan yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Mga kapaligiran, saan man sulok ng bansa, saan man sulok ng mundo, lalo-lalo na po yung mga kababayan natin, OFW. Para po sa mga bago, nais ko lang po ipalam sa inyo, yung mga pinag-uusapan po namin dito kadalasan po is yung mga kababayan natin OFW. Yun po yung kadalasan ginagawa ko ng reaction. Para gusto ko lang ipaabot sa iba o ipabigay alam sa iba kung gaano ba, kung gaano kahirap at kung ano ba ang buhay mayroon ng mga OFW. Sila yung mga kadalasan mga naaabuso. Sila yung mga malalakas ang loob. Nasabi ko malakas ang loob kasi bakit? Biro mo, kaya mo iwanan yung mahal mo sa buhay dito sa Pilipinas para lang pumunta doon sa napakalayong lugar na hindi mo alam kung ano magiging sitwasyon mo doon. Na yun nga, karamihan sa ating mga kababayan na hindi pinapalad, napapahamak o namamaltrato lalo pa sa bansang Middle East. Ganon. So guys, ngayong araw, so pag-uusapan naman natin, may bibigay lang ako sa inyo video, ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung mga pinagagawa ng ibang kababayan nating OFW, kung ano ba ang sakripisyo na ginagawa nila, pero dinadaan pa rin nila sa tawa. Panoorin niyo yung video, guys! Sige, mag-post ka, naka-video yan. Ano? Sige. Yan. Fiesta kasi ngayon dito eh, yan. Sige. Yan ang trabaho ng mga Pinay. Yan. Ayan yung trabaho ng mga Pinay. Akala nyo, madali lang manap ng piso, ha? Kaya sa Pinas, magtipid kayo. Akala nyo, pag humingi kayo, ganun lang, ha? Tatampo-tampo pa kayo pag di kayo napadala ng 10 piso. Ito, nagumulot ng pinggan. Yan. Kunyari, ano, may paggagamitan sa pera. Yung pala, eh, pagdating ng pera sa Western Union, pag-withdraw, nasa inuman na. Oo. Hindi pa nakarating ka pa, no? Hindi pa nakarating. Ito, ano yan, ibang lahi yan, Nepal yan. Pero magaling mag-Tagalog, ano. Oo, kasi sinuruan ako ni Flor. Bisaya pa yan, Bisaya, pero Nepal siya. Ito, hindi humaharap. Humarap ka nga dito, Ineng. Ika ilang taon na. Kamabutan tayo ng mga dragon. O, sigalit siya pa! Ayan, ito. Ito yung amo namin dito. Bad siya, habit. Bad siya yan. Digiga. Ayan. Ayan, dito. Nilamas-lamas na nila, oh. Tingnan mo. Ayan, itambak mo at nang makarami tayo. Ayusin ang paglamas-lamas, ha? Oo, nang matanggal lahat. Tatlong naghuhugas, isang nagbibisyo. Hoy, photographer ako, tsaka ano ako dito, no? Newscaster. Kung baka may pagpalang pag-aaral dyan, mag-abroad. Ito ang buhay OFW. Yan. Sige, tumingin ka pa dito, Ineng. Ito, 16 years old lang ito. Ito pa. Ito. Ayan. Ito, 16 lang yan. Ito, yung isa, 17. Makulay ang buhay. Ayan. Puno na mga pangarap. Ito, batang-bata pa si Nene. Tulungan na si Nene, kasi ano yung kamay.
So ayan nga guys, napanood yun, di ba? So kahit marami yung ginagawa nila, tawa pa rin sila ng tawa. Dinadala nila sa tawa, pero deep inside yun, Diyos ko, napakahirap, di ba? Sanda mo pa lang hugasan mo doon. Bago natin pagpatuloy yung usapan natin, so siyempre, para sa mga bago, mayroon po ako ditong orasyon. Siyempre, hindi mawala ng aking orasyones. Pangpahaba ng buhay. At siyempre, kapartner niyan, tropa yan, tropa, kape. Siyempre ang kanilang BFF Pandesal. Pandesal. Ito yung mga pagkain ng mga mahihirap na mga dukha. Walang kalakalasang pandesal. Tapos ang ginagawa nito ng mga dukha dyan. Ginaganyan siya. Pinapalamanan yan. 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 Ganun talaga yun. Ganun ang proseso yan. Kasi mawawala ng bisa yung ating orasyon pagka hindi mo ginamit ito. Tapos bigla, ngayon ka na malaki. Ha? Ah. Sukang-suka na ako sa lasa nito. Kasi nga, ito na halos araw-araw ko kinakain sa umaga. Walang kala sa lasa. Sukang-suka na talaga ako sa lasa nito. So guys, habang nag-armosal ako, pag-uusapan natin yung kasi yung kumukuha ng camera, di ba? May mga sinasabi siya na, oh, ayan! Tignan nyo ang boy OFW, ganun, di ba? Di ba? Hindi ganun kadali, hindi ganun ka dali kitain ng pira at lagi niya pinapalala. Doon sa mga pinapadala nila na wag gastos ng gastos. Totoo yan! Diyos ko, sa mga pinapadala na iba. Yung mga iba, na pinapadalhan, ganun-ganun lang, gastusin yung pera. Dahil hindi nila alam kung gaano kahirap kitain niya sa abroad. Yung mga may anak dyan, kayo, kung ikaw, nag-aaral ka, ang magulang mo na sa abroad, Diyos ko, pagbutihin mo pag-aaral mo, huwag puro black ball, huwag pakipag-shuta-shuta muna. Tapusin mo muna pag-aaral mo kasi lumayo yung mga pamilya, ng magulang mo para lang pangapag-aaral ka, makapagtapos ka. Naisipin mo, huwag puro black ball. Kasi kung makita mo lang kung gaano kahirap, ang buhay OFW, nako. Ha! Angang! Angang! Okay nga, ano ito maangang? Tapos yung iba pa, Diyos ko, namamaltrato pa yung mga iba natin sa mga kababayan. Namamaltrato pag napupunta sa mga manyakol na amo. Marami yung kaso. Yung makailan lang, di ba? Kung aware naman kayo sa balita na yung kababayan natin na sa Kuwait, di ba? Diyos ko, sinugi ng mga amo niya. Pero pag-abroad, sirfihan lang talaga. Kung ano magigit na mararatnan mo doon. Hindi mo alam kung ano magiging sitwasyon mo. Tapos, yung asawa mo na iwan dito sa Pilipinas, Diyos ko! Marami yan. Pag ang asawa, babae o lalaki nag-abroad, karamihan ng mga naiiwan dito sa Pilipinas, naghahanap ng ibang kulasisi. Marami yan.
mapababae o lalaki. Hindi ko naman nila lahat. Pero marami talaga dyan nagpapakamot, lalo pa yung mga kumakatikati ng tilapia. Diyos ko, naghahanap yan ng buaya para kumalin yung tilapia niya ng hangatin na, yung bihasaan na. Bihasaan na kasi di na nakakain ng matagal. Ang tilapia kasi, pag matagal lang di nakakain, makatina yan kasi bihasaan na. Alam niyo yun? Ganon din yung hito. Pag ang hito matagal nang wala napapasukan na nabuta. Maghahanap at maghahanap yan ang mapapasukan niya. Kaya kung ikaw, nagpaplano ka palang mag-abroad, tapos ang asawa mo manyakol, naku, mag-isip-isip ka. Kasi baka mamaya, hindi pa nakakalapag yung eroplano mo na sinakyam. Doon sa papupuntahan mo, yung asawa mong iniwan dito, Diyos ko, ando na sa kanyang kulasiste, nagsisisid na. Naku, hindi ko kasi tinatakot, totoo yan. Ang ending, naghihiwalay. Hindi naman lahat. Ang sabi ko, karamihan. Ano pa naman? Kadalasan pa naman sa mga OFW, ang bibilis uminit ang ulo. Ganun yun. Ayon sa eksperto, may nabasa ako. Ang isang lalaki o babae daw na may asawa tapos biglang natigil kasi nga di ba nag-abroad. Tapos hindi na siya nakakakain ng tilapia o hindi na nakakain ng hito. Yun ba yung nagiging cause ng pagiging bugnutin? Lagi mainit ang ulo. Sabi nila, kasi hindi na nadidiligan ang bulaklak ng waling-waling. Ang bulaklak ng waling-waling, nadidiligan yan every day or 3 times a week. Ganon. Yung mga kaabayan ko na nandiyan sa abroad, mag-iingat kayo lagi at mag-ipon ng pira. Hayaan nyo sila. Hayaan nyo sila magdamot kayo kahit papano. Kasi, kung bigay kayo ng bigay pag nawalan kayo, kayo rin ang kawawa. Pag uwi nyo dito sa Pilipinas, nga kayo. Yan naman kung sabihin nilang madamot ka. Sinisecured mo lang yung pira mo kasi para pag uwi mo dito sa Pilipinas, hindi ka nga. Ang ugali pa naman ng mga Pilipino kadalasan. Pagpaalis ka pa lang, bawa, nag-apply ka pa lang pa abroad. Siyempre, wala ka, kaya ka na mag-apply abroad para magkapira, so walang-wala kang pira. Mangungutang ka. Ngayon, yung mga, lahat na mangungutang, excuse me, mangungutang ka. Diyos ko, ilan ang dyan magpapautang sa'yo. Sabihin na, di pa naman sigurado na aalis. Di pa naman sigurado yan. Diyos ko, mahirap magpautang niya. Walang pambayad yan. Ganon. Ngayon, nung nakaalis ka na, at alam nila, nagpapadala ka na sa pamilya mo, dito sa Pilipinas, lalo pa pag may package, Diyos ko, laki-laking karton. Andiyan na, makikita ng mga sismusan mga kapitbahay. Yes, yan, sa Pilipinas. May pinapadala na. Diyos ko, laki-laki nakikita niya sa abroad. Dollar nakikita niya sa abroad. Tignan mo ang kanyang package. So, yung pinadala ang laki-laki. Diyos ko, mga imported siguro naman yan. Ganon. Ngayon, mag-message sa'yo sa Facebook. Pag ang kapitbahay mo, kamag-anakan mo, mag-message sa'yo sa Facebook na,
Hi, kumusta ka? Diyos ko, kabahan ka na, day. Kabahan ka na. Alam mo kung bakit? Pag nag-reply ka na, okay lang kayo dyan. Ito na ang sasabihin niya. Okay lang din kami kahit papano, nakakaraos din. Uy, Marge, best. Sis, baka may sobra-sobra ka dyan, pili pa utang. Ayan, ayan. Yan yun na yun ang mga linyaga ng mga ganyan. Pero nung ikaw paalis pa lang, hindi mo sila malapitan o hindi mo lang sila nagbigay ng offer kasi kailangan mo ng pera pang apply. Pero pag alam nila na mayroon ka ng pera, kusa na yung magsisalapitan ng mga kapitbahay mo, ng mga sismusa o kaya mga kamag-anakan mo. Ganun yun. Ganun yung nangyayari. Aywan ko lang sa iba ha, pero magtanong kayo. Magtanong kayo kasi yun yung kadalasan nangyayari. Sabihin nyo, ini-etching ko kayo. Trolalo yan. Walang halong iklabu. Totoo yan. So, paano guys, mag-iingat kayo dyan lagi, mga kababayan ko, ha? At maraming salamat po sa lagi nyo panunood ng aking video. At lagi nyo, alagi kong sinasabi sa inyo, lagi kong iiwanan sa inyo ang katagang mag-ipon at magdasa lagi. Diba? Para pag-uwi dito, at least mayroon kang dalang pira, hindi yung ubos-ubos biyaya padala mo. Hati-hati lang. Ang kalahati, ipunin mo ang kalahati yung ipadala mo. Baka mamaya yung asawa mo, sinasabong-sabong na yung pinapadala mo. O kaya, binibigay doon sa kanyang kulasisi. Naku, mahirap na. So maganda pa rin yung may sinisecure kayo doon na sarili yung pira. Para in case kung ano man mangyari, mayroon kong ipon dyan. Kung magkaano man mga emergency, makakauwi ka ng madalian kasi may pira ka. Ganon. So, paano guys? Hanggang dito lang po itong pag-usapan natin kasi ubos na. Wala kalasalasang pansit. Ubos na. So, maraming salamat sa panunood at walang sawang nanonood ng mga video lalo po mga kabayan natin OFW. At paalala ko lang doon sa mga bago ha, yun sa mga bagong pasok lang dito sa aking tahanan. Kung gusto nyo i-subscribe ko kayo, balikan ko kayo, huwag kayong magsasabi na, ay, subs to subs, yakap, ganyan. Kasi napupunta po sa spam. Pag na-spam po tayo, ibig sabihin, mababawasan yung subscriber natin, pati ikaw, pati ako, madadamay din ako. Kaya sabihin mo lang doon kung anong comment mo. Sabihin mo lang doon, ito si ganyan, ako si Poncio Pilato, baka po gusto mo pasyalan mo naman ako. Ganyan mga ganun, pero huwag kang magsasabi na, ay, sub, payakap, new subscriber, new followers, mga ganun, huwag. Alam ko na ibig sabihin nun pag ganun ang minessage mo sa, pag ganun ang kinoment mo, alam na des, alam ko na yan. Babalikan ko kayo. Subscribe kayo. Pero pagka hindi nga, Diyos ko, ini-eris ko agad yun sa mga mails, sa mga ano, comment, ini-eris ko agad yun. Hindi na kita pinupuntan kasi nga, madadamay lang ako. Diba? So, hanggang dito lang po ito. Maraming salamat po. At mag-iingat lagi.